Tayo po ay patuloy po na magpasalamat po sa Panginoon. Let's all bow our head and let's pray. Ama naming banal, kami po ay lubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa napagandang araw na pinagkalooban po sa amin. Bagamat may bagyo, bagamat maulan, pero Lord, mas nakikita po namin, Panginoon, yung kabutihan mo sa amin po mga buhay. Alam po namin lahat ng bagay po na ito ay lilipas. Mga kalungkutan, kapigatian, kasawian, sakit at karamdaman, kamatayan. Pero ang pag-ibig, biyaya at grasya ay hindi mawawala kahit kailan. Gid sa lahat, Panginoon, ikaw mismo ay isang napakalaking regalo sa buhay ng bawat sa pusa amin. Lord, this morning, I just want to say, Lord God, we're very sorry sa lahat po ng aming mga kasalanan. You know, yung laman po ng aming mga puso. At sa umaga pong ito, Panginoon, patuloy kang mangusap sa puso ng bawat isa. Patawad po sa lahat ng aming pagkakasala. Sa aming pagsamba, ikaw po ang maitaas. Sa aming pakikinig, ikaw po ang maihayag. At sa aming pananalangin, ikaw po ang sumagot. Magre-request lamang po kami. Salamat po, Lord God. I-bless mo ang 18 nanonood po ngayon, kasama po ng kanilang pamilya. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay mag-comment ng Amen, Amen, and Amen. Are we ready to praise the Lord? At kung handa na po tayo, i-ready po natin ang ating pong mga tinig, ang ating pong puso, para tayo imawid sa ating pong Panginoon. Ang title po nito is, Draw Me Close to You. Can we type, Draw Me Close to You? By Maranatha Music. Praise God. Kantayin po natin. Nasabayan niyo po ako sa awit. Praise God, praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Hello, Ma'am Christeline. Hello po ang pag-family, Ma'am Rosalie. At sa bawat isa, hello po sa inyo. Hallelujah. Let's worship God. Tuloy tayo mawag sa Panginoon. Draw me close. Never let me go. I lay it all down again. To hear you say that I'm my desire.
Praise God. Praise God. Can we type? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Napakabuti po ng Panginoon. Draw me close to you, Lord. Patuloy po na si God ay galing po. Wow. Napakaganda po ng awitin. Tama po ba? No? Sa umaga pa lamang po, ang presensya ng Panginoon ay ating pong maranasan. Amen po. No? At sabi nga, draw near to God and God will draw near to us. As we seek the Lord today, we know that God is in our midst, whether two or three gather in the name of Jesus, in the name of God, He is in the midst of us. At patuloy po na pasalamatan po natin ng Panginoon. Baka meron kayong pasalamat sa Lord. Meron kayong thanksgiving kay Lord, ilatag po natin lahat. No? Sulat nyo po ngayon, babasahin po natin ang inyong pong pasasalamat sa Panginoon. Ako po, nagpapasalamat ako sa Lord dahil napakabuti po ng Diyos. No? Bagamat I myself, no, talagang ako po ay jobless. So wala po akong trabaho. My job is to serve you, to serve the people around me, to serve my family, and to preach the gospel. And hindi nagkulang ang Panginoon sa aming pong mga pangailangan. Thank you so much sa biyaya po ng Diyos. Sa pag-iingat, sa kalakasan, sa kalusugan, kami po ay malakas po lahat. Protektado dahil kay Lord. At ikaw rin po, alam ko, protektado ka ng Panginoon. Ang Diyos ang gagabay sa atin at pagpapalain po tayo ng Diyos. No? Hello po kay Ma'am Rose Estoque, kay Ma'am Nancy Icaro, kay Ma'am Cheryl Basquigin, kay Ma'am Flores. At happy, happy birthday po sa anak po ni Ma'am Flores Jimenez. No, can you type, happy birthday, Jason. Happy birthday, Jason, sa kanyang anak. Salamat sa Panginoon, pinagaling na niya ang lagnat ng anak ko. Sabi po ni Sir Louis Reyes, can you type, praise God for that. Praise God, praise God. God heals talaga. Ang Diyos ang nagpapagaling. Ha, baka mayroon pa po kayong mga pasasalamat sa Panginoon. Sulat nyo lamang po, babasahin po natin. Hallelujah. Yan. Happy birthday, Jason. And we'll pray po kay Jason. Lord, I pray, Panginoon, kay Jason sa bata pong ito na kaarawan po ng anak ni Ma'am Flores. Continue. Guide him. Bless him. Bigyan mo po siya ng magandang kalusugan. At patuloy po, Panginoon, na maranasan niya yung banal na pagkatakot sa iyo sa kanyang paglaki. Ikaw po, Panginoon, ang kanyang maging Diyos. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Sabi po ni Ma'am Cheryl, thank you Lord sa buhay sa aming kaga. Saglit lang po, meron pong ano, idumi. Tanggalin lang po natin. Sa kagalingan ng aming pamilya, praise God, talaga ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay nagpapagaling. Yan. Praise God, praise God. Thank you Lord for always protect my family. I love you Jesus. Sabi po ni Sister Bina. At sabi po ni
Ma'am Violet Dasmariñas, good morning po, Pastor. Salamat po sa pag-pray always. Walang naman po. Sabi po ni Ma'am Merlin, thank you Lord, bumababa na ang bilang na may sakit dito sa city namin. Praise God. Can you type? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. At may po pa pang gusto magpasalamat sa Panginoon. Praise God. Salamat sa Panginoon. Clear ang colonoscopy at endoscopy ng sister ko. Minor ulcer at gastritis lang po ang nakita. Praise God. Can we type? Amen for that. Amen. Ang Diyos ay nagpapagaling. Hello po, Tita Helen. Good morning, good morning. Mga kasama niyo dyan si Chacha, si Gian. Hello. Hello kay Clarice, kay JR. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hello po si Sir Vilma. Yan. 7:15, start daw tayo sa Word of God. Basahin lang po natin yung mga pasasalamat sa Panginoon. Sabi po ni Ma'am Yoli, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti at siya ay Diyos sa manggagamot. Pinagaling po niya ako sa aking bleeding at sa panalangin po ng ating pong mga pastor. Praise God, praise God. Can you type, God heals? God heals. Ma'am Yoli, si Jesus po ang nagpagaling po sa inyo. Pasalamatan niyo po siya at maglingkod po kayo sa Kanya. Okay, meron pa tayong 2 minutes para magpasalamat. Yan, sabi po ni Ma'am Rose, salamat po Jesus sa packaging palaging gabay at protection mo sa aming araw-araw. Alam ko may package siya po kayo, no? Package. Ayun pala sa palagi po yan, palagi. Praise God. And salamat po dahil sa pananalangin mo sa amin, sa pamilya. Praise God po, praise God. God truly heals, sabi po ni Sister Vilma. Wow. Okay. Salamat sa Panginoon. Mabuti po ang Diyos natin. Hallelujah. Wala na tayong ibang mahihiling sa Panginoon, kundi Lord, salamat po. Napakabuti mo. At ang masasalita po na marinig po natin, salita ng Diyos, patuloy po tayong ma-empower ng Kanya pong mensahe. No? Na tayo po ay oy, saglit lang po. Balik lang po natin. Ayan. Praise God. Sabi po ni Ma'am Vilma, thank you Lord, magaling na po kaming lahat. Thank you din po sa prayers niya sa amin. Praise the Lord. Truly, God heals po. God heals. Ma'am Vilma, Flores, lagi kayo manood. Kasama ng iyong pamilya. I-share po natin ngayon ang live video po na ito sa mga hindi pa nag-share. Hello po, Ma'am Violet Dasmariñas. Magandang araw po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa bawat 28 na nanonood kasama ng kanilang pamilya. At tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos. 7:40 na po. 1 minute. Start na po tayo. Maraming salamat sa Panginoon sa sunod-sunod na gabing madami ang nabahagi na ng Word of God. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Can you type amen for that? Amen. Amen. Are you ready? Handa na po ba tayo sa Word of God? Kung handa na po tayo, let's focus ourselves to the Word of God. Tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Okay? Hallelujah, hallelujah. Ang title po natin ngayon is Walang Gana. Can we type Walang Gana with question mark? No? Walang Gana. Sana ganahon tayo mag-type, ah, no? Sana ganahan tayo mag-type. Walang Gana. Can we say Walang Gana? Sino po sa atin minsan parang naramdaman mo na ikaw ay wala ng gana? Wala ng ganang kumain, wala ng ganang magtrabaho, no, magnegosyo, mag-aral, wala ka ng ganang mabuhay, gusto mo nang mamatay, no? Pero tignan po natin ano po yung mensahe ng Panginoon about sa walang gana po na ito. Sa John chapter 11 verse 40, John chapter 11 verse 40, sabi po ng Bible, sinabi ni Jesus, hindi pa't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Ulitin ko po. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa inyo na kung sasampalataya ka sa akin
ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Anybody here, sino po sa atin ang gustong makita ang kaluwalhatian ng Panginoon? Can you type, ako po, Pastor. Ako po, Pastor. Hello po, namiss po namin kayo, Ma'am Elsie Matira. Welcome po natin muli si Ma'am Elsie Matira. For the long time, hindi po natin siya nakasama. Ang ating pong friend na dati po ay depressed, pero ngayon po ay blessed dahil kay Jesus. Welcome po natin. Can we say welcome, Ma'am Elsie? Welcome, Ma'am Elsie. Yan. Namiss po namin kayong lahat sa matagal na pong nawala. You are very welcome po dito po sa ating pong online gawain. Kindly share this live video po. No? And, may mga araw na talaga na hindi mo feel bumangon at kumilos. Lalo na po ngayon malamig. No, anybody here, parang ayaw mo munang tumayo, ayaw mo munang kumilos, ayaw mo munang pumasok sa trabaho. Gusto mo lang talaga nakahiga. Gusto mo lang talaga magmuni-muni, mag-isip. O kaya matulog ulit. No? May mga, yung tipong alam mo kasi na bubungad na naman sa'yo ang napakaraming responsibilidad ng buhay. Kaya bago ka ma-overwhelm, matutulog ka na lang ng buong araw. Sino po sa atin talagang ang daming ginagawa? Super busy. Can we type, I am busy, Pastor. Ako ay sobrang busy. No? Ang dami po natin ginagawa sa gawaing bahay, sa workplace, no? Sa may mga negosyo, sa mga nag-aaral. Inom lang tayong tubig. Sa mga nag-aaral, no? Sa mga nag-online, selling. At ako pa bilang isang pastor, busy-busy po tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. At nagiging fruitful po yung ating pong ginagawa. Pero sometimes parang ayaw mong bumangon. No? Katulad po ngayon, ang sarap po ng tulog po natin kasi napakalamig. No? Gusto ko pong matulog na lang muna ng matulog, magpahinga. No? Very exhausted po yung ating pong mga ginagawa. No? Very exhausted po. Pero God is our strength. God is our joy sa lahat ng ginagawa po natin. Now, can you type, God is my strength and joy. God is my strength and joy. No? Pero aminin mo, higit sa pahinga, ang kailangan mo ay rason. Bakit mo pa? Bakit mo pa ba ginagawa yung mga bagay na yon? Ano po ang purpose ng ginagawa po natin? Nawawalan ka na ng ganang gawin ang mga bagay dahil sa familiarity. No? Very familiar na po tayo. Parang daily routine na lang po yung ating pong ginagawa. Paulit-ulit na lang po kaya nagiging familiar ka na, tinatamad ka ng kumilos. And the need to survive sa mundong competitive at laging may gustong patunayan. Ito po yung mundo po natin. Eh, no? Gusto ng mundo, meron kang dapat patunayan. Meron dapat kang ilabas. Meron kang dapat ipakita. Meron kang dapat kakayanan, no? Kayamanan na ilabas at ipakita sa kanila. May kakayanan ka sa buhay po na ito. Pag wala, parang ikaw ay idadown ng mga tao, no? Nasaan ang joy at passion mo? No? Nasaan po yung kagalakan po natin at yung motivation po natin ng pag-ibig sa puso po natin sa paggawa ng mga bagay-bagay? Nandyan pa po ba sa ating pong mga puso o wala na? No? Mababasa po natin sa John chapter 11 verse 1 to 44. Katulad po ng ating pong text na message po kahagabi, no. Ito po ay mayroon pong insight na bago po para po sa bawat isa. Hello po kay Ma'am Myrosel. Magandang umaga po sa iyo. Isa po sa frontliner po natin. Saludo po kami sa inyo, no. We are salute to all frontliners. Good job po. God bless you and God protects you po. Praise God sa buhay po ninyo. Kung paano binuhay ni Jesus ang apat na araw ng patay na si Lazarus. Take note, inaagnas na po siya nito. Ipigilan sana ni Martha si Jesus sa kanyang utos na alisin ang bato sa libingan ni Lazarus dahil tiyak na mabaho na ang bangkay ng kanyang kapatid. Anybody here nakaamoy na po ng isang bangkay? Isang araw pa nga na, pangalawang araw, meron ng medyo may amoy na. No? Pasintabi po sa mga kumakain. No? E ito po, take note, apat na araw po. Pero, binuksan po ng ating pong Panginoong Jesus. Kasi meron siyang purpose eh. What is his purpose? Tuloy lang po natin.
Pero sinabi ni Jesus, hindi pa't sinabi ko sa iyo kung sasampalataya ka sa akin ay makita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nang tawagin ni Jesus si Lazarus, lumabas ito mula sa kanyang libingan, still bound with linen strips and face wrapped with a cloth. No longer dead, but fully alive. Nakatayo po si Lazaro. Nakabalot pa rin po ng telang linen, no, parang mami. Alam niyo po yung mami, no? Ang sarap po humigop ng mami. Hindi po yun. Yung mami po, no, sa Egypt, ganun po yung balot po nila. Pero nakatayo po si Lazaro, nabuhay muli. Can we type? Nabuhay muli. Nabuhay muli. The story of Lazarus resurrection gives encouragement to those na nawalan o nawawalan ng pag-asa sa buhay. Sa mga hopeless po dyan, may pag-asa sa Diyos. No? May pag-asa sa Diyos. Can we type? May pag-asa sa Diyos. May pag-asa sa Diyos. May pag-asa sa Panginoon. Napakalaki pag-asa po natin kay Lord. No? May nawawalan ka na ng pag-asa, ng gana sa buhay, o unti-unti nang namamatay ang mga pangarap mo, ang passion mo, ang pag-asa mo. God can make you feel alive again and again and again. God can make you feel alive again and again and again. By faith, palalakasin ka ng Panginoon. Patatatagin ka ng Diyos. Amen po. Yung pananampalataya mo, ile-level up ng Panginoon. Continue trust our living God. Because Jesus is the resurrection and the life. Jesus is the resurrection and the life. Sabi nga, He can restore your joy and rekindle that passion in your heart. Kung paandap-andap na lang po yung ating pong pag-ibig, yung passion natin sa mga bagay-bagay, lalo tigit sa pagmamahal sa Panginoon, aalab po muli ang ating pong mga puso sa patuloy na pag-ibig sa Diyos. Let's draw always near to the Lord, and God will draw near to us, and the empowerment of the Holy Spirit will come in our hearts right now, and receive it by faith in Jesus' name. Palakasin ka ng Panginoon right now. Palakasin ka ng Lord. Can we type? Palalakasin ako ng Diyos. Palalakasin ako ng Diyos. Hello po kay Ma'am Joanne, Ma'am Sorena, magandang araw po sa inyong lahat. Paki-replay po ang video kung nalay po kayo ng konti. God bless you. Paki-share po ang video. Tuloy lang po natin. Kanina nga nung sinabi ko, si Jesus ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Kung sino man ang manampalataya sa Kanya ay hindi na mamamatay. At kung ikaw ay mamatay, ikaw ay muling bubuhayin sa huling araw ng ating pong Panginoon. Praise God. 38 viewers po. Praise the Lord. Can you type? Praise God. Praise God. Continue share this live video. No? Bagamat mamatay tayo, bubuhayin tayo ng Panginoon. Spiritually speaking, kapag nanampalataya ka kay Jesus, mabubuhay kang muli at bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Pag nag-rapture, hindi ka na mamatay. Dadalhin tayo ng Panginoon sa langit na bayan. Amen po. Kapag namatay naman ho tayo, no? Tayo po ay bubuhay muli ng Panginoon. Itong katawang lupa po natin, maagnas, mabubulok, mawawala, masisira. Pero yung glorified body, yung ating spirit, yung ating kaluluwa, kasama po yan sa langit na bayan. Yun po ang maidadala po natin. Kaya sa mga hindi pa naniniwala sa Panginoon, believe in the Lord Jesus Christ. Call upon on His name. Accept Him right now. And you will be saved. You will be saved. Amen po. As you come to Him right now, be expectant na may gagawin siyang miracles right before your very eyes. Anybody here, gusto mo makita muli ang kapangyarihan po ng Panginoon? Can you type, Lord, I want to see miracle. I want to see miracle. At hindi lang miracle, kundi maraming himala ang gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Continue, trust the Lord. Nothing is impossible with God. Nothing is impossible with God.
believe and you will definitely know that is the Lord Jesus who restored your joy and rekindled your passion for life. Sa mga oras po na ito, kung sino man po sa atin, Sister Ben, sa mga nanonood, kung sino man po sa inyo yung pilit binabagsak ng kaaway dahil sa problema at depression, kung sino man po sa atin, pilit binabagsak ng kaaway dahil sa kasalanan, nandito po tayo ngayon upang manalangin at patuloy po na sabihin po natin sa mga nais tumanggap sa Panginoon at hindi pa kong kilala kay Lord, si Jesus lamang po ang ating pong kailangan. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, at kung sino man ang manampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, kung first time mo lang dito at ngayon mo lang narinig ang mabuting balita, mahal ka ni Jesus, namatay si Jesus para sa iyo. At ang gusto ng Panginoon, ibigay mo yung puso mo sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya. Humingi ka ng tawad sa iyong lahat ng kasalanan. Ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Ililigtas ka niya, babaguhin ka niya, at gagamitin ka niya for His glory. Kung nais mong tanggapin si Jesus, gusto mo na magbagong buhay, at gusto mo nang si Jesus ang maghari sa puso mo, sumubay ka sa isang maiksing panalangin ito. Sabihin mo, kapatid, Lord Jesus, thank you so much for this morning or for this day. I know the truth, Lord God, that you are the Son of God, the Lord and Savior of my life, who died for my sins, and on the third day, you rose again on high. Salamat po sa walang hanggang pag-ibig mo para po sa akin. And today, ako po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Umaamin sa lahat ng aking kasalanan. Patawad po sa lahat ng ito. Lord, binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Baguhin mo po ako, Panginoon, at gamitin mo for your glory. Thank you, Lord, in Jesus' name. And everybody say, Amen, Amen, and Amen. Kung first time mo lang pong tumanggap sa Panginoon, can you type, Thank you, Jesus, for saving me. At kung ikaw ay Kristiyano na, tumanggap na sa Panginoon, sumabay kayo sa panalangin pong ito ng recommitment sa Lord, ng ating pong renewal of vow sa Panginoon, sabihin po natin, Abba Father, please restore my joy and rekindle my passion for things that truly matter. Remove whatever it is that hinders me from enjoying the life that you have given me. May my life serve as living testimony of your love and faithfulness, in Jesus' name. And everybody says and comment, Amen, Amen, and Amen. This is our application. Na-encourage po ba kayo sa kwento ng pagkabuhay muli ni Lazarus? Think about other difficult situation in which you need God's intervention. Gaya ng sabi ng John 11:40, believe and you will see the glory of God. Believe and you will see the glory of God. Kung ako po sa inyo, basahin niyo po ang John chapter 11 verse 1 to 44. Pagbulay-bulayin niyo po ito, mas marami po kayong matututunan sa kwento pong ito. And that's the word of God. Paki-share po sa iba yung ating pong natutunan, at paki-share po ang video po na ito.